utang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernal. Kaya ang tanong lang ng marami, bakit kasi nangungutang pa si Carla samantalang kumikita na may anak niya at may sarili na rin siyang kita? Let's go! Ngayon, hindi pa rin po kumukupas ang mga kwentong Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang dami pa rin. Wala talaga, hindi matitigil ito hanggat, nako, kailangan talaga pagsalita. Busisiin lahat-lahat ng aspeto at anggulo, diba? Tama. Tapos lalo na ngayon, naghahabulan si Catherine at saka si Daniel. Ano naghahabulan? Kasi umalis si Catherine Pagpuntang bakasyon. Sumunod naman si Daniel. Saan siya nagpunta rin? Hindi rin alam kung saan pupunta yun, basta nasa airport siya, pasakay din ng aeroplano. Sino ang kasama niya? Siyempre siguro yung kapatid niya. Kala ko naman ang sasabihin niya, kakaiba. At eto nga po, pilit pong nagtatanong ang buong bayan ngayon, lalo na ang mga bashers at ang kanilang mga tagahanga, ano ba ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay? Oo, yun talaga. Yung pagpasok ni Andrea Brillante sa kwento, medyo gasgas na yan. Yung iba pang mga kababaihan, gasgas na rin po yan. Pero sa kabilang banda, meron pa rin pong kwento na yung pera. Ay! Oo. Ano nangyari sa pera? Merong ano, may kwento tungkol sa mga utang, di ba? Tapos yung pinagsososyohan na negosyo, kailangan na maghihiwalayan na, di ba? Ito na may abuga-abuga. Pero may lumutang na kwento. Ito, lumutang itong kwento to. Pinapipistaan talaga ngayon. Na di umano may utang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Ay, pinaniniwalaan mo ba yon? Parang, bakit naman uutangan niya yung pamilya ni Catherine? Kasi di ba parang... Hindi ba nga mag-asawa? Oo. Tsaka hindi ba naman magkanagsama sa isang bahay? Mm. At tsaka, kaumpisa pa lang siguro nila naman ni Catherine na mag-ipon ng pera. Kasi alam naman si ang pamilya ni Catherine masinop sa pera. Totoo, masinop. Kasi taga-Nuybay siya sila. Hindi naman lahat ng taga-Nuybay siya masinop. Ayang ka na naman. So, lahat ng Tanabo Isehano, masikap at saka masino. Yes, parang ikaw. Ay, nako, hindi. Gastator ako. Nagastos siya. Napaka. Hindi ako masinop sa pera. Okay. Pero ito na yung utang. Oo nga. Paano yan? Yung queen, mother na tinatawag? Yun yung binubusisi ngayon kasi lumutang nga yung kwento tungkol sa pera na di umano nga merong pagkakautang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Lumaki na lumaki ang mga kwento hanggang sa kumakalat na rin ngayon na di umano may mga inuutangan na kaibigan si Carla Estrada, 2 million, 3 million na kumakalat din. Kaya ang sabi ng iba, ay kaya siguro nangungutang ito sa iba para pang bayad sa pamilya ni Catherine. At mag-rewind tayo, di ba yung MacBook kinuha na ni Daniel, di ba? Hindi, yun ang kwento ni Wen. Yun ang kwento mo, di ba? Hindi, kasi sinabihan na naman ni Mami Min si Catherine na yung boyfriend mo, check mo yung MacBook niya at saka kung ano, kukunin niya na doon sa mother niya. Ano yun? Parang may insinuasyon yun na hindi nahahandle ng maayos ang pinagkakakitaan. Ang perang pinaghihirapan ni Daniel. Parang gano'n ang kwento kasi bakit kailangan may bangka? Pero ako rin, ang alam ko naman, hindi rin naman masinop si Daniel sa pera, kanyang pinaghihirapan. At saka marami pa siyang sasakyan na binibili ngayon, marami siyang mga, alam mo, kabataan. At saka bata na na-deprive ng pagiging, alam mo naman po, seryoso nung kanyang kabinatilyuhan, di ba? Dahil wala naman silang ikakasa. Siguro ngayon na kumikita na siya, ngayon palang natutupad yung mga pangarap niyang mabili niyang sasakyan, mabili niya mga kagamitan na branded, mga ganyan. Yung mga luho niya. Pero alam mo, ako nagtataka lang ako, no? Ako alam ko yun na nung una, nung parang wala pa silang masyadong kinita si Carla at ang kanyang mga anak, nangungutang talaga siya. Naku, lumang kwento na yan. Hindi, pero ito, nung kumikita na sila, di ba, kumikita na yung anak niya, may pera na sila, bakit nangungutang? Kumikita si Daniel ng malaki na otro yung nanay na bigyan din ng trabaho, di ba? Dalawa na silang kumikita sa pamilya. Kasi na ano dati na issue ngayon nadala na siya, ano eh. Nadala siya ng anak. Yung parang package deal sila dalawa. Pag may project ka na, kailangan may project din yung nanay. Pero hindi naman gano'n na nangyari. Hindi nga. Diba? Although, nung una, sa mga commercials, magkasama sila. Di ba? Yun. Ano, kapag tataka lang, kumikita ng malaki si Daniel Padilla pagkatapos nangungutang si Carla, di ba? Yun na nga. Ba't gano'n? Ano nangyari? Ayan ang mga
kwento na tinututukan ngayon ni Carla at napa-abogado raw niya. Ay. Yung mga nagkakalat na mga issue na ganyan. Oo, dapat. Wala tayong magagawa. Eh, yan yung kumakalat na issue talaga. Tama, ang kailangan dito ay isang magandang pagpapaliwanag. Ayan. Tama. Diba? Pati yung kwento na nangungutang ka kung kani-kanino, kailangan mong ipaliwanag yun. Unang-una, walang masama sa pangungutang. Ang pinakamahalaga, kung nangungutang ka, nagbabayad ka, yun ang maayos. At walang pakialam ng ibang tao kung nangungutang ka man, total ikaw naman ang magbabayad. Totoo. Kaya hindi ka hiyahiya yan. Ay, oo naman. Diba? Oo. At saka sa mundo ngayon, walang tao, walang utang. Walang utang. Lalo na yung malalaking negosyante, mas malalaking. Ay, sinabi mo ba? Diba? Correct. Imposible. Lahat ng nagnenegosyo may utang. Mm-hmm. Pero ang kabayaran, andun din sa negosyong kanilang kinapapalooban. Oh. Diba? Kaya, ang tanong lang ng marami, bakit kasi nangungutang pa si Carla samantalang kumikita na may anak niya at may sarili na rin siyang kita? Oh, yun ang nasa isip. Diba? Kaya lahat lang siguro nagko-comment, nasa napunta yung pera? Mm-hmm. Diba? Yun ang iniisip ngayon. Pero may mga naipundar naman. Ayun naman na maganda. Nakapagpatayo naman si Daniel ng bahay. Ayun. Diba? Mm-hmm. Nakabili ng magagarang sasakyan. Susunod naman ang luho ng kanyang katawan. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, hindi liquid. Yun diba? Lang. Diba? Walang naiipon. Yun ang kwento, di ba? Kaya nga yung nakakaloka tapos ang uutangan mo, magulang ng girlfriend ng anak mo. Bakit? May kilala naman tayong aktora na inuutang na ng ina ang isang actress. Di ba nagkwento sa'yo? Oo, pero ang kinahinit lang din yan. Hiwalay. Hiwalay na. Nakiwalay. Nakiwalay. Di ba? Eh bakit eh, hindi mo pangabiyanan, inuutangan ka na, tapos hindi nagbabayad. Oh. Ay, yun ang nakakalungkot. Oh, kaya diba? Hindi pa man, inuutangan na yung mga manugangin. Diba? Oo, diba? Kailangan naman natin yon, diba? Oo. Alam natin kung sino yon. Iwalay din. No, wala na sila ngayon. Oo. Dati pa. Ano ka ba? Dati pa. Oo. May bago na namang girlfriend na sana, huwag namang utangan. Mahingari yun. Ayun na. Oo, yung bibiyananin. Pero sabi nga ni Wendell, kapag nag-uminsan. Nag-uminsan, hindi na mauulit yon. And life is not too short. Oo. Diba? Ayun, pakikantahan mo nga si Carla sa issue na ito ng pangungutang. Ay, di kakantahan ko siya ng... Ano? Siguro eh, tungkol dun sa kanya. Material girl? Ano? Ay, kaya material girl. Material girl. Sino ba kumanta niyan? Si Cyndi Lauper. Cyndi Lauper? Si Madonna yan. Ay, kay Madonna pala. Oh, Madonna! Madonna pala. Cyndi Lauper. Yung tono niya kasi Cyndi. sige. Anong kakantahin mo para kay Carla? Eh, siguro kakantahan ko na lang siya ng... Parang, ano, hindi na siya mangutang. Huwag ano? Mo akong tingnan na para bang uutang ka. Yun ba? Siyempre, nakakaloka kasi Carla, bakit utang ng utang? Kausapin mo na lang siya. In English. Ay, in English. Mm-hmm. Magkaintindihan kami dahil. Oo, magkakaintindihan kayo. Huwag mo lang gagamitan ng matataas na termino. Oo. Kasabihin, hindi galing sa'yo. Hindi galing sa'yo. At ikaw na yung bumoboka. Okay, go. You know, Carla, I would like to tell to you that please minimize your talkies. Yung pagsasalita. Yung talkies na naman yun. Talkies. Kasi hindi namin yung mababaw na. Your talkies. Okay. Minimize your talkies about your the problem of your son and your ano ba yun? What? Manugang. Oh, oh. For your manugang. Mm. Because there are so many chismis and gossip that they are in the social around that you are in the social around social media in the social media that you are hiramized to the hiramized you're asking loan you are asking a loan to your from your manugang. Balai. Hiramais. Oh, hiramais. So you're balai. Okay. You're balai. So that's why I just relax. Down, relax. And see a movie. And see a movie. And see a movie the House of Us. The House. Ang ganda ng pelikulang yun. The House of Us. Nakakalungkot ano pag inisip mo na Jesus Mario Joseph. Ang ganda-ganda ng mga pelikula nila. Alam mo talaga, hindi tayo talaga wala talaga kasi. At saka yung She's Dating a Gangster. Ay, oo. She's Dating a Gangster. Alam mo, House of Us ngayon. Inulit. Bumalik sa Netflix na hit number 2. Ay, because siguro marami ang nag... Ano ba yung marami yung nagre-request?
yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!